Good morning once again. So nandito na tayo sa part 2 ng ating pagbabakod, no? Kung saan at i-fix na natin. Nakatayo na ito pero hindi pa na-fix to, no? Hindi pa na-ipamako, no? Pero meron na siyang poste-poste. So yan yung trabaho natin ngayon, no? So bago ang lahat, no? So sa mga baguhan lang at hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, hits na rin notification bell para update kayo sa ating mga ina-upload, no? Patungkol sa buhay probinsya natin at itong pag-bi-ventures natin ng farm. So, ito po, no? Mag-uumpisa tayo ngayon, no? Dahil nakatayo lang to, no? Pero hindi pa ito naipamako, no? So, ngayon, ipipix na natin ito ngayon, no? Itong, hindi pa nga natapos, meron nang natuklap. O dadagdagan natin ng tali ito, no? Talian natin dahil mas maigi daw yung panali. Tatanggalin ko muna to. Tatanggalin muna natin to. Dahil para magbigyan daan, kaya natin ng konti para magiging maganda yung paglalatag, no? Tapos na rin natin tong tapos na tayong gumawa ng ganyan pero hindi natin na-fix pa. So ngayon yung part 2 ng ating video, no? So yung part 1 ay pagkakabit pala ng mga ganyan, paggawa natin ng ganyan. So ngayon, ang gagawin natin ay itatayo na natin 'to, no? Kung matatapos natin 'to, malalaman natin kung ilang piraso pa yung kukulangin tayo. No? So maghuhukay tayo dito. Ganito lang. So, sadyang hindi natin ito para dito na daan yung tubig. So, subukan natin. So, ito. Susubukan natin lalagyan ng asulay ito. Kaya sinakop ko ng bakod to dahil siyempre, gusto natin makabuo ng asula pero hindi tayo nakakabuo dahil pumapasok dito yung pato, no? So diyan naman kami gagawa ng gulayan. Papakita ko sa inyo yung bunga ng kalabasa na malaki na, no? Malapit na itong harvest. So ito yung bunga ng kalabasa, ito. So malapit na rin to ma-harvest. Ngayon, kung mabakura natin lahat ito, so malaya tayong makapagtanim na hindi tayo nangungonsumi sa pagsita ng mga kambing, mga pato. So ito, yung kamote dyan, no? So halos madamo na dito dahil nga siyempre papabayaan na dahil marami rin kami tinanim dito pero nasasayang lang dahil pinapasukan ng kambing. So ngayon, sana matatapos natin itong pagbabakod na ito. Dito, gagawa kami ng pintuan dito. So dito naman ay dito yung diretso ng bakod pag ganun. Diyan okay naman diyan dahil meron pang bakod diyan. So dito sa palibot na ito, no? So yan yung babakura natin, no? So pag naikabit natin to, itayo natin lahat, malalaman na natin kung ilang piraso yung kulang sa ating ginawa. So ayan, start now. So, ito, nakapako na ito pero susubukan natin ang panali ito. Mas maigi na may panali tayo. So ayan na, no? Meron na tayong pakod. So ito na yung pwesto niya. Ngayon, ipifix na natin to. Kailangan natin ipix to. So dito na naman yung kaya natin. Thank you.
O yan na, no? Simple lang, basta na ikakabit na lang ganito. Mabilis lang. Mabilis lang natin ma-install. So, ito, temporary ko tinatali yan, no? Para makatayo na siya. Kasi, pag hindi mo tatalihan mo na, pag gumalaw ka sa kabila, natutumba na. So, ganyan. Natalihan na natin yung ito. Talihan natin doon. So, dito na tayo. Katapos, dyan na. So, dito, no, poste ito. So, dito tayo magkakaroon ng entrance, no. Tayo magkakaroon ng pasukan. So, lagyan natin ng pintuan dito. So, ito na, naka-fix na yan. At nakapanali ko na ng ano ha, itali na ng tigi-isa, no? So dadagdagan lang natin para ma-fix natin yung pag ano. So kagaya nito, no? Ay tatali na natin tong part na ito para kasi tinukuran lang doon, no? Nakatukod diyan. Eh matutumba yan pag tinanggal natin yung tukod. So, tatalasan natin to para tutusok na lang. Babalata natin para hindi tumubo. Kasi itong kahoy na ito, mabilis sa ano, mabilis tumubo. Pag tumubo siya, ganda rin, pero nagiging malimlim. Kumuha natin to. Matay ni paipalitan na. Ayan. Tulisan na natin lahat para tusok lang tayo ng tusok. So yan, no? Kaya natin tinulisan para tusok lang tayo ng tusok dito. So itong puno na ito, familiar ba kayo sa marang, no? So ito yung puno ng marang. So may mga bunga siya, no? Yan, mga bunga niya. So
Hindi naman nabubuo, hindi maganda yung marang na ito, yung variety, no? Dahil minsan sa isang ito, na dalawa o tatlo lang yung bunga niya, yung unod niya. So, kaya parang hindi pinapansin tong marang na ito. Dahil hindi siya maganda. Nang, ano, ito, malaki na, oh. Yan, oh, ayan. Kikita po ninyo yan, malaki na yan. Oh, marami rin bunga, no? Oh, ganun po yung ano natin, no? Tuloy lang tayo para ano, ayan na yung itayo natin na bakod. So, dito naman, dalawa pa dito, isa, dalawa. So, magiging tatlo pa nga dito. Pero itong mga kawayan na binyak-biyak natin at nagawa na natin. So, tatayo na lang yan at ikakabit dyan. So, yan po, no? So ngayon kumpleto na tayo ng poste. Yan. Ito yung last na poste natin at ito. Yan. So ididikit na lang natin yung ginawa nating bakod, yan. So ito na, no? Ididikit lang to. Yan. So sasapil ng dito. Ano lang, labas natin para makadikit. So, kaya natin ginawa na ganon na taas niya 4 feet at 8 feet lang yung haba, no? Kasi pag masyadong mahaba, di natin magagawang mag-install na wala tayong kasama. Pero pag ganito lang, okay, no? Kayang-kaya natin. Yan. So, ganito na siya. Wala na tayong kuhukaya, no? Salpak lang tayo ng salpak, no? So ito, tatalian na lang natin muna temporary. Para siya matutumba. Yan. Oh, ayan, nakita ninyo, ano? Napaka-simple. Natin ang konti. So ganito na siya, no? Nakatayo na. Makagawa tayo ng isang maliit na ganyan dahil maliit lang, kalahati nito, no? 4 feet or 5 feet lang yung haba, no? So kung puputulin natin yun, sayang din.
gumawa na lang tayo ng ganito na nasa 5 feet lang haba, no, dahil sayang kung puputol tayo. At marami pa tayong babakuran diyan sa likod. So ito yung part 2 ng ating ginagawa. Nakikita po ninyo, no? So dalawa yung nilagay natin dito. Meron ditong alanganin ng sukat, no? So kailangan nating gumawa. Meron pa tayong dalawa doon na hindi naman natin pwedeng ikabit diyan dahil sobra sa haba, no? So ito maliit lang ang ilalagay natin diyan. So gagawa na lang tayo na para diyan ang sukat. So magagamit pa natin diyan sa likod, no? So yan po yung ating ginawa ngayon. Kikita po ninyo yung finished product natin, no? Finished na trabaho natin.